Sobrang bango. Sarap. So creamy, guys. Sarap. Hello, everyone. Welcome to Master Che. Today, gagawa na naman tayo ng masarap na recipe. But before that, please don't forget to like and subscribe. Today, guys, magluluto tayo ng chicken and mushroom dorya. And gagawa rin tayo ng shrimp dorya. Ngayon, uunahin muna natin ang ating bechamel sauce. So, let's get started. Maglalagay lang muna tayo ng butter sa ating pan. At ang ating flour. Tunawin lang natin ang ating butter. And then, lalagyan natin ang ating onion para talagang masarap ang ating sauce. Ngayon, isusunod na natin ang ating milk. Stir lang natin hanggang lumapot ang ating bechamel sauce. Siyempre, maglalagay tayo ng salt and pepper. Ayan, and then stir lang natin ulit. Konting salt pa. And pepper. Maglalagay din tayo ng heavy cream or all-purpose cream. Para mas creamy ang ating sauce. Then, mix it again. Okay na ang ating bechamel sauce. Set aside lang muna natin ang ating sauce. Ayun, in the same pan, guys, lulutuin na natin ang ating chicken. Lagay ulit tayo ng butter. Then, lagay lang natin ang ating chicken. Siyempre, lalagay natin ang ating mushroom. And of course, season with salt and pepper. Tatakpan mo lang natin hanggang maluto ang ating chicken. 5 minutes later. Ngayon, i-check na natin ang ating chicken. Ayan, luto na. Sarin lang natin muna siya sa ating plate. Uunahin natin i-assemble ang ating chicken and mushroom dorya. Ngayon, maglalagay lang tayo ng bechamel sauce sa ating pan ulit. Then, lalagay natin ang ating chicken. Then, off muna natin ang ating kalan. Saka natin ilalagay ang ating broccoli. Kasi i-oven pa natin ang ating chicken and mushroom dorya. So, kahit hindi siya luto, para malutong pa siya pag hinango natin sa oven. Ayan, imimix lang natin with the broccoli. Ito na ating baking pan. Lalagyan lang natin ng rice. Lagyan pala natin ng cayenne pepper para medyo spicy. Para mas masarap ang ating chicken and mushroom dorya. Ayan, mix lang natin.
Then ilalagay na natin siya sa ating yan, sa ating plate. Kain lang natin hanggang ma-cover yung rice. Yan. Then lalagyan natin ng cheese. Yan. Ito na ang ating chicken and mushroom doria. Ngayon, i-bake natin to, pero isasabay natin siya sa shrimp doria. So, set aside muna natin at gagawin natin ang ating shrimp. Ngayon, gagawin naman natin ang ating shrimp. Lagay lang tayo ulit ng konting butter. Lagay na rin natin tong ating natitirang onion. Then, ang ating shrimp. Siyempre, ang ating salt and pepper. Siyempre, para mas masarap, maglalagay tayo ng white wine sa ating shrimp. Konti lang. Lagay na natin ang ating broccoli. Ngayon, pwede na natin lagyan ang ating bechamel sauce. Sobrang bango. Sarap. Ayan, okay na. Assemble naman natin ang ating shrimp doria. So, lagay lang din tayo ng rice. Ito nga pala, by the way, nilagyan ko ng butter. Lagyan din natin ang cayenne pepper para masarap. Yan, ngayon, ilalagay na natin sa ating rice. Siyempre, ilalagyan din natin ang cheese. Yan, narito na guys ang ating chicken and mushroom doria and ang ating shrimp doria. Ngayon, i-oven na natin siya ng, bibake natin siya ng 8 minutes hanggang mag-brown lang ng kanyang cheese. A few moments later. Ngayon guys, tikman na natin ang ating chicken and mushroom doria and ang ating shrimp doria. Unahin natin ang ating shrimp dahil favorite ko yung shrimp. Tikman muna natin. So creamy guys. Sarap! Sarap ngayon. Tikman naman natin ang ating chicken and mushroom. Sobrang sarap niya guys. Tama nga yung tita ko. Ito yung favorite comfort food niya sa Japan. So napaka simple at napaka sarap talaga. Hello to my tita Mina, hi. Sana guys nagustuhan nyo ang ating chicken and mushroom doria and ang ating shrimp doria. Sana gawin nyo ito sa inyong mga bahay. Napaka simple lang at napaka sarap. Bago tayo magtapos guys, gusto ko lang i-mention yung mga napili ko na mabibigyan natin ng Sweet Master Che Gourmet Tuyo. Ito ay sina Yolanda Bulan, Cars Carino, Erlinda Onglao, JC,
and Arthur Esporlas. Sana guys, kahit papano ay napasaya ko kayo sa aking konting giveaway. PM nyo lang ako sa aking FB page para kung paano nyo makiklaim ang inyong gourmet tuyo. Thank you so much and see you again next time. God bless you all. Bye!